Radio, sa Facebook at sa parokya dito sa Our Lady of Sorrows Parish, Pasay City. Father Paolo po, on board. Kasama ho si Father Ramil, ang ating birthday boy. Salamat Father Paul. So ako po si Father Ramil, ang makakasama po ninyo, magiging katuwang ninyo sa programa ngayong gabi sa Radyo Veritas. Happy birthday Father Ramil. Salamat Father Paul. Okay, so makakapanayan po natin ngayong gabi yung parish priest ng Our Lady of Sorrows na si Father Sean Marquez, SSP, isa ring Paulino, at malalaman ho natin sa kanya yung mga biblical initiatives ng parokya. Yan, tama ka dyan, Father Pao. Alam mo, Father Pao, live na live tayo ngayong gabi. Buhay na buhay! Maraming salamat talaga sa Radio Veritas. Father Pao, mapapanood din po tayo ngayon sa Veritas Official Facebook page. Kaya tutok na po, no? Ito po ay ang bagong programa ng Radio Veritas at katuwang po. Ngayon, kami bilang miyembro ng Society of St. Paul, we are the priests and brothers for the Apostolate of Social Communication. Ngayon po, sa Sambuhay Parish Bible Encounter, magkakaroon ho tayo ng tagisan ng talino ng mga parokyano ukol ho sa salita ng Diyos at sa liturhiya ng ating simbahan. Oo, so pagkakaroon tayo ng parish Bible encounter, tala mo, Father Pao, talaga naman ang Biblia ang isa sa mga pangunahing apostolate ng Our Lady of Sorrows. Naging bahagi ka ng Our Lady of Sorrows, hindi ba, Father Ramil? Oo, walong taon ako dyan, no? Dito sa Our Lady of Sorrows. At yung mga Bible initiatives dito sa parish, napakarami. Katulad ng Bible quiz. Every year ginagawa ito at every January ginagawa ito, Father Pao. Siyempre, meron rin yung sinasabi nilang Bible Reading Marathon. Oh. At ito ay pinapangunahan ng Our Lady of Sorrows Lectors and Commentators Guild na ngayong taon ay nagdiriwang ng kanilang 25th anniversary. Congratulations. Oh, sa inyong patuloy na paglilingkod, LCG, Our Lady of Sorrows. Para ho sa kaalaman ng lahat, ang Our Lady of Sorrows ho ay itinatag noong October 1941. At noong 2016, taong 2016, ipinagdiriwang ho nila yung kanilang 75 years bilang parish, you know, Diamond Jubilee. Yeah. At alam mo ba, Father Ramil, alam mo rin ito, dalawang beses na naging pilgrim church ang Our Lady of Sorrows Parish. Noong unang taon ay yung 2013. Yeah. At naririto ako noon. Nandito ka. Siyempre, si Pope Benedict XVI pa rin ang Pope that time. At ang ikalawang pagkakataon na Our Lady of Sorrows Parish naging Pilgrim Church, syempre nung Jubilee year nila, 2016. Which at the same time was also the Extraordinary Jubilee of Mercy. Yes. Okay. At nakita ko talaga, Father Pao, ang daming taong pumupunta nung mga panahong iyon na Pilgrim Church ang simbahan. Okay, sabi nga, dito rin daw kinasal, sino yung... Si Cory at Ninoy Aquino, at saka syempre si Rosa Rosal, ang dating director po ng Red Cross. Basta ho sa showbiz chika, talaga updated si Father Ramil. Dapat lang, media. Okay, so I think excited na ang ating mga tagapakinig, mga kapanalig, mga kasambuhay, you know. So, ano na tayo, Father, tawagin na ba natin? Oo. Okay, so teka muna, sabi ng ating director, bibitinin muna natin kayo. Mamaya ay itutuloy natin ang Sambuhay Parish Bible Encounter sa Veritas dito ho sa Our Lady of Sorrows Parish, Pasay City. Back to you, Father Paul and Father Domi. Thank you.
Tapos ay itinuloy ito ni Presidente Corazon Aquino na yung last week of January, officially, ay maging na Bible Week. Yun, no? By the way, Father, birthday niya ngayon. Ah, ganun ba? The late President Cory Aquino. Ah, ganun. Ah, hindi ko alam. Birthday niya ngayon. Proclamation number 44, yung kay President Cory, no? At pagkatapos nun ay sinundan po ito ng Proclamation 1067 ni President Fidel Ramos, yeah. No? Isang protestante. No? Pero siya yung nagtakda na talagang maging permanent itong tinatawag natin na one week na National Bible Week celebration at may Sunday pa siya. Mm-hmm. Okay. Tapos ito naman kay President Duterte ngayon, ginawa niya month na. So, wow. Diba? Kita mo naman. So lahat po ay magkakatuwang diyan, no? Katoliko, Protestante, kahit na ang taong gobyerno, mm-hmm. Di ba? So maganda kasi nakita ng ating mga leaders yung wisdom na ang mga mamamayan ay nakatunghay sa salita ng Diyos. Oo. At nagpapagabay sa salita ng Diyos. Oo, tama. It can be a point of unity, yeah, sabi nga okay. Natin. Ano? Pero maliban po dyan, alam nyo, timing na timing ito kasi kapistahan ngayon ni... Conversion of St. Paul the Apostle. Patron saint mo. Patron saint natin as sa congregation and as a family, Pauline family. Kaya nga, birthday ni Father Ramil sa Pasay, yeah. Peace day mo naman. Yeah. Kaya happy peace day. Thank you. So, ano ba ang kaugnayan ni St. Paul, Father Paul sa Bible? Yan. Ah, alam naman natin na sa New Testament, halos kalahati ng New Testament ay yung mga aklat niya ang naroroon. Yung kanyang mga sulat ang naipon. Mm-hmm. Nagiging source ngayon ng teaching every Sunday, mas malamang palagi ang kanyang mga letters. Part ng letters niya na feature sa second reading usually. Tsaka yung palang hawak-hawak niya na sword, hindi lang po yun simbolo ng kanyang martyrdom. No? Kasi pinugutan siya ng ulan. Pero yun daw ay simbolo din ng salita ng Diyos na kanyang ipinapalaganam, di ba? The two-edged sword. Yun. Talagang, oo. Kaya po tayo bilang mga kasapi ng Society of St. Paul, talagang pinopromote natin ang salita ng Diyos, no? Sa Bible. Oo. At yung mga apostolate, yung mga initiatives natin. Na, yung nga ho, sa Society of St. Paul, ang editorial guidelines po ng aming apostolado ay nakatuon sa tatlong mahalagang bagay. Biblia, liturhiya, kaya nga samba at buhay, no? At yun pong pamilya. Diba? Yun tatlo. Kaya kung pumasok ko kayo sa any bookstore ng St. Paul's, ang mga products po ay either Biblia, pangliturhiya o pampamilya. Pampamilya. Yun, ano? Okay. Oh. So ano pa kaya ang pwede nating ibigay bilang mahalagang celebration po na itong atin pong conversion at National Bible Sunday at National Bible Week. Siguro, Father Paul, punta tayo doon sa tema, di ba? Uh-huh. Oo. Taon-taon kasi alam ko may tema ito eh. Itong National Bible Week. There was a long time na ang tema nila eh. May Day Be One. Mm-hmm. Di ba? Mga 2014, 2013, 2012, yeah, May Day Be One. Pero itong taong ito, Father Paul, ang tema natin ay itong Real Talk. The Bible Real Talk. The Bible. Hashtag Real Talk. The Bible hashtag Real Talk. Millennial na millennial, ano? Mm. Anong kailang take mo doon? Ano, sa palagay mo, anong ibig sabihin mo? Yung ang mula sa salita ng Diyos, ang sasabihin talaga natin ay yung pawang katotohanan. Ah, maganda yan, no? Yung katotohanan na hindi lang galing sa atin, kundi galing sa Diyos. At pag galing sa Kanya, palaging totoo. Ayun, no? At saka sa akin naman po, alam nyo, the Bible as real talk, alam nyo, ito'y sumasalamin po sa ginagawa din natin ngayon sa simbahan na Year of the Youth. Uh-huh. Diba? Kasi yung mga kabataan talagang naghahanap ng
inspirasyon. Totoo. Diba? At sabi nga nila, isa sa mga sakit ng ating panahon ngayon ay yung depression. Yeah. No? So, kailangan nila ng inspirasyon din para yun, dogs. No? Yung talagang maaari nilang masundan. Oo. At tingalain. Oo. Parang i-idol-idol nila. Ayun, oo. At alam nyo po, sa amin pong ginagawang taon-taon na St. Paul National Bible Quiz para sa mga eskwelahan, ika-10 taon na. Wow! 10th year ito. Imagine, oh, long, oo, long time ago na. 10 years na rin. Kaya kailangan na rin mula sa eskwelahan sa Veritas naman, yeah, di ba? Although tuloy-tuloy pa rin yung ating sa eskwelahan. And ang very enlightening doon, alam nyo eh, naku, talagang interested po yung mga kabataan sa Bible, ano? Mm-hmm. Yung mga malalalim na tanong na binibigay natin eh. Hindi nyo sukatakalain, ano? Interesado pala sila. Oh, at alam nila yung mga sagot. Hindi ko nakakagulat. Kahit yung pari ko minsan, di ba? Masyadong detalyado. Lalo-lalo na kapag ang gumawa ng mga question ay yung ating mga Bible scholars. Bible talagang, scholars. Dinidebate pa kung minsan yung Bible scholars sa kanilang mga sagot. Kalina, marami tayong nakitang kabataan doon, ha? Nakasablikod ni Father Pao at Father Ramil. Oo. Excited na sila, I'm sure. Oo. Siya nga po pala, maliban din sa tinatawag natin na St. Paul National Bible Quiz para sa mga eskwelahan, ay meron din po tayong every 2 years na ginagawa na St. Paul Parish Bible Youth Encounter. Yun naman yung sa parokya. Mm-hmm. Every 2 years yon, and we have been doing that kasama po ni na Bishop Pabilio. Yeah. Pero ang isa ho sa mga talagang nag-push niyan eh, si Cardinal Tagle, nung siya bumisita sa Our Lady of Sorrows, sabi niya, oh, meron kayong Bible quiz para sa mga eskwelahan. Paano naman yung mga wala sa Catholic school na mga kabataan? No? So, kaya po, naisip natin yung Parish Bible Encounter every 2 years. Pero ngayon, mas maganda pa. Kasi nagbukas tayo ng bagong bintana dito sa Radyo Veritas. Ayun, linggo-linggo na ngayon. Linggo-linggo. Ano? At pupunta tayo sa iba't ibang parokya. Ayun. No? Kada Biyernes, asahan po ninyo kami sa iba't ibang parokya. Ayun. No? So, ngayon yata ay magpapaalala muna tayo. Ang bilis na oras. Mga kapanalig, magbabalik po kami. Isa muna pong paalala. Buhay Interactive. Makinig. Ito ang Veritas 846 Kapanalig. Tungo sa 50 taon ng pagpapayag ng mabuting balita. Kinig, Veritas 846. Ang radyo ng nagsimbang. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Radyo Veritas at ang ating pong oras ay 8:30 ng gabi. Ang oras ay inihatid sa inyo ng PCSO. Sambuhay Interactive. Makinig. Mga kapatid, nagbabalik ho tayo mga kasambuhay, mga kapanalig, dito sa ating unang Sambuhay Parish Bible Encounter. Batiin ho natin mga kasambuhay, kapanalig sa radio, sa Facebook, at dito ho tayo ngayon sa Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay City. Yes, excited ako, Father Pao, sa mangyayari ngayon. At ngayon, meron ho tayong apat na teams
na maglalaban-laban ho sa kanilang... Tatlong teams na maglalaban ngayon sa ating Parish Bible Encounter. Ano yung mga mechanics? So, basic ang requirement na ito, dapat ang maglalaro ay parishioner ng itinatanghal na parokya. So, bubuo ho ng team na may tatlong miyembro na magre-represent ho ang isang parish organization. Ang mga tanong ay manggagaling sa liturgical readings ng paparating na liturgical week. Pero Father Pao, exemption muna itong gabing ito. Dahil ang mga tanong ay manggagaling sa second week in ordinary time and third Sunday in ordinary time. Okay, Father Emil, yung mga katanungan ho ay babasahin na ho natin sa wikang Filipino, pero pwede hong sumagot ang ating mga kalahok, whether it's in English or in Filipino. At kasama sa mga reviewers nila, Father Pao, ay ang mga St. Paul products na Sambuhay Misalet, 365 Days with the Lord, Simbahay, Pandasal, at syempre... At syempre, hindi pwedeng makalimutan ang Biblia. Oo, na-approve ng Commission on Liturgy. Alam mo natin na yung ating mga contestants ngayon ay napaka-excited. Pero syempre, kailangan nilang hintayin ang... Go! Saka pa lamang ho sila mag-uunahan sa ating buzzer. Oo. Tandaan ninyo mga contestants, ang magsasabi ng go ay si Father Pao. Okay, itry mo nga, Father Emil, kung gumagana. Ito yan, Father Pao, ha? Okay. Yan. Talagang full bat. Oo. At isang tamang sagot, katumbas ang isang puntos. So kung sino ang may alam at sure sa sagot, pupunta ka agad sa buzzer at pipila. Pag mali ang sagot, Father Emil? Kapag mali ang sagot, yung kasunod doon sa pila, siya ang sasagot. So isang tamang sagot, ano yung katumbas niya? Isang puntos, Father. Okay, isang puntos. At ang grupo na unang makakakuha ng free points, so ho ang tatanghalin na ating unang champion sa Sambuhay Parish Bible Encounter. And Father Pao, history ito, ha? Kasi okay, pilot episode ito. So mga contestants, be excited about this. So meron ho tayong tatlong judges. Ay, may mga judges ho tayo dito, syempre. Nandito ang ating resident rabbi. Yeah. Nandito nga ba si Father Hill Alinsangan? Yes. At si Brother Hansel Mapayo. Sila ho ang magva-validate ng mga sagot ng ating mga parokyano. Oo. Okay. I think excited na ang ating mga contestants. So tawagin na natin sila. Unang-una, ang Tarsician Adorers. Yes. At syempre, Father Pao, no? Kasama rin natin, alam mo Father Pao, hinawakan ko ito nung naririto ako, ang Ministry of Altar Servers. No? Sila'y binubuo ni JC Romer and Kevin. Yung sa Tarsician Adorers, we welcome Christine, si Rose at si Karen. At yes, ang ikatlong grupo naman, ang Multimedia Ministry, na ang composition nito ay si Muhammad, si Sherlyn at si CJ. Yes! Excited na ako, Father Pao! Are you excited? Yes! Okay. So, simulan na natin ang unang tanong. Makinig kayo at hintayin ang go signal. Unang tanong, ayon sa sulat sa mga Hebreo, sa kaninong orden nagmumula ang pagkapari ni Jesucristo? Go! Ang nauna ay sino ang nauna? Okay, Tarsician Ador, si Karen. Ang sagot niya ay Melchizedek. Ano ang tamang sagot, Father Emil? Melchizedek nga. Tama. Ang galing. Napakagaling ng group ng Tarsician, yes, Adorers. Bawi kayo, Ministry of Altar Servers, Multimedia Ministry. Yes. Okay. Eto. Ikalawang tanong. Paborito nyo itong type ng exam. Multiple choice. Pumili ng tamang sagot. Banggitin lamang ang letra at ang sagot. Ayon sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 3, verse 11, nagpatira pa sila sa kay Jesus at sinabi, letter A, ikaw ang anak ng tao. Letter B, ikaw ang anak ng Diyos. Letter K o letter C, ikaw ang anak ng Espiritu Santo. At letter D, ikaw ang anak ni Jose at Maria. Ibigay lamang ang letra ng tamang sagot ng inyong kasagutan. Go!
Okay. Ang nauna ngayon, Father Sino Pao. Sino ang nauna? Kabilang grupo from naman. From the Ministry of Altar Servers. A, B, C, Abakada. B, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang anak ikaw ng Diyos? Ikaw nga ba talaga ang anak ng Diyos? Naniniwala ka ba, Romer? Ikaw ang anak ng Diyos. Okay. Dahil naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos, tama po ang sagot. Okay. Okay, multimedia ministry. Okay, talaga Father Pao, sandali lang, no? I-review lang natin ang mga puntos. So, ang Tercetian Adorers ay nakakuha na ng isang punto. At ang Ministry of Altar Server ay isang punto. So, okay. Habol kayo, no? Multimedia okay. Ministry. Ito ang ikatlong tanong. Anong kapistahan ang ipinagdiriwang ng ating simbahan ngayon? Go! Yan. Okay, dahan-dahan. Dahan lang, mahal yan. So, okay, ano sagot? Ang sagot? Anong pinagdiriwang natin ngayong araw na ito? Ang pinagdiriwang natin ngayon ay conversion of St. Paul. Yeah! Conversion of St. Paul! Conversion okay. of St. Paul! Muli parang, from the Ministry of Altar Servers. Parang ang rapper, ha? Talaga. Okay. 2 points okay. na ang Ministry Two of Altar na. Servers. Okay, congratulations. Ito ang ika-apat na tanong. Mainit-init pa. Ang aklat ng propetang ito ang binasa ni Jesus sa sinagoga sa Nazareth upang ipahayag ang kanyang misyon. Ano ang aklat ng propetang ito? Teka muna. Alam ko, excited. Excited sila. Okay. Go! Okay! Meron na nga ba tayong okay. winner ngayon? Ah, humahabol ang multimedia ministry at ang sagot niya ay? Isaiah! Tama nga ba? Yes. Isaiah. Yes, Father. Tama po ang sagot niya. Si Isaiah. Okay, Isaiah. Yung okay. ating scores, let's review. 2-2-1. Okay. Eto, pang ilang tanong na tayo? Pang lima. Okay. Lugar. Saang lugar itinanghal at nagsilbi si Melchizedek bilang pare? Go! May nanalo na nga ba? Okay, Father again, Ramil. From the Multimedia Ministry, ang sagot niya ay? Damascus. Damascus kaya ay mali. Mali. Okay. Sino ang, okay. Karen. Umabol si Karen ng Tarsisian Adorers. Napakabilis ng kanyang kamay. Salem. Tama nga ba, Salem? Yes, Father Pao. Karen, Very tama good. Ka. Meron na nga ba talaga tayong nanalo? Wala pa rin. So, i-recap lang ho natin ang mga scores. So, from the Tercetian Adorers, 2. From the Altar Servers, 2. At ang Multimedia Ministry, 1. Talaga namang matindi ang laban ng ating mga bagets. Very talented. Gising na gising sa misa. Okay. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, bukas, matutunghayan natin si Jesus na magpapahayag ng mabuting balita. Ilan ang ipapadala ni Jesus na kanyang mga tagasunod, pares-pares, at mauna sa kung saan siya pupunta. Go! Okay! Oops. Okay, buhay pa ba ang ating buzzer? Nagihingalo na ata ating buzzer. Okay. Tandaan ninyo, mahal yan. Okay. Ano ang sagot ni Romer? Ilan ang pinadala? Romer from the Ministry of Altar Servers. For the win! 72. 72 nga ba? Ang sagot ay 72. Meron na ba tayong nanalo? Yan. Congratulations! Ministry of Altar Servers. Punta ko kayo sa harapan. Palakpakan naman po natin ang Ministry of Altar Servers. Okay, so once again, ang mga kasama po sa Ministry of Altar Servers. Sila ang unang nanalo. The first champ. Si JC, si Kevin, at si Romer. Okay, kumusta ang paghahanda ninyo sa ating contest ngayong gabi? Ilang araw ba kayo, ilang gabi kayo, nagsunog ng kilay ba yun? Okay, burn the midnight candle just to prepare for this contest. Isang araw lang po kami nag... Isang araw lamang, talaga naman. 24 hours talagang nakadilat ang mata. Pagre-review. Okay, sino ang nag-review sa inyo? Kayo-kayo lamang ba? Okay.
Ah, yung biniling 365 days with the Lord. Okay, Father yun ang review. May tatanong lang sana ako sa kanila. Kasi we are doing what we call the Parish Bible Encounter. So anong masasabi nyo sa salita ng Diyos? Ramdam ba niyo yung salita ng Diyos? Ramdam na ramdam nyo ba? Kevin? Opo, ramdam na ramdam po namin kasi. Kasi? Pinaghandaan po namin to talaga eh. Talaga naman, alam natin ang kanilang paghahanda eh nagbunga. You know, talaga naman, tutok sa pagbabasa sa pag-aaral ng Biblia. Eh kapag nagsaserve kayo, talaga bang nakikinig kayo sa salita ng Diyos? Opo! Gising na gising ba? Siyempre po. Okay, so congratulations muli. Romer, Kevin, JC, palakpakan naman natin sila. Okay, Father Emil. So inanyayahan po natin ang mga parokya, no, at mga parishioners na sumali po dito sa Parish Bible Encounter at sa susunod, no, sa susunod na Parish Bible Encounter gagawin po natin ngayon sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Ito 'yun sa Makati, Father. Sa Makati, yes. Oo. Maghanda na kayo. See you, parishioners of Our Lady of Guadalupe. National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati. Father Pao, reminder lamang po sa sasali sa next week. Ang coverage ng ating quiz next week ay 4th week in ordinary time. So the liturgical readings ay manggagaling mula February 3 hanggang February 9. Okay, so congratulations muli sa ating nanalo ngayon. At see you, our Shrine of Our Lady of Guadalupe, Makati parishioners, next week po sa February 1. Okay. So magbabalik po tayo no, sa Sambuhay Parish Bible Encounter sa Veritas Live. So naririto tayo muli sa Our Lady of Sorrows Parish, Pasay. Pagkatapos po ng mga ilang paalala. Pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Ako ang lingkod ng Panginoon na nakikinig sa Kanya, natututo sa Kanyang karunungan at salita. Hinirang na mahugot sa aking sinapupuno at lumaki sa aking kanunan bilang katotohanan. Kaya ibinabahagi ko sa inyo ang aking anak at umaasa sa tulong ng kanyang biyaya. Paghinganapin ninyo siya bilang katotohanan sa inyong kalooban. Sambuhay Interactive. Makinig. Parish Bible Encounter.
history. No? Sabi nga nila, Ministry of Altar Servers ng Our Lady of Sorrows Parish, dyan po sa FB Harrison, Pasay. No? Mm-hmm. And Father Paul, meron tayong tanong na galing sa isa sa ating mga listeners. Ito po, natanggap natin. Paano po ba ang tamang pagbabasa ng Bible? By Bible cutting po ba? O gaya ng pagbabasa ng ordinary book or chronologically? Ayan. From Mitz. Ayun, si Mitz. Oo. Salamat, Mitz, of this, yung ano, question. No? Mm-hmm. Ano bang tingin mo dyan, Father Paul? Una kong naisip, Father, ay kung ikaw ay isang bagito sa pagbabasa ng Bible, talagang hindi ka pa familiar, maganda siguro na magbasa ka muna ng isang chapter, no? Ng isang aklat. No? Pagkatapos, saka mo balikan at unti-untiin mo. No? Para yung isang handaan, kumbaga, survey mo muna. Survey mo muna lahat. Familiarization. Tapos pag may nagustuhan ka, doon ka ngayon tumutok. Ayun. So, halimbawa, ngayon ay year C. Uh-huh. So, ang Ebanghelyo na linggo ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas. So, ang suggestion mo, basahin muna ng tuloy-tuloy yung Gospel of St. Luke. Oo. Para magkaroon ng... overview. Yun. Bago... kung mahirap para sa kanya yun, isa muna yung chapter. Ayun. Pero tuloy-tuloy, ano? Uh-huh. Ayun. Oh. At palagay ko meron din yatang tanong na nanggagaling sa atin pong... Our Lady of Sorrows sa Parish, dyan po sa Pasay, no? At kung naka-standby na po si Father Pau at si Father Ramil, pwede natin marinig ano ba yung tanong ng mga kapanalig at kasambuhay natin mula dyan sa paro. Yes, Father Domi, Father Paul, nagbabalik ho tayo mga kasambuhay, kapanalig dito sa ating unang Sambuhay Parish Bible Encounter. So meron hong katanungan ang isa sa ating mga parishioner. Ang kanyang pangalan ay si... Good evening, Fathers. Ako po si Mon Salcedo ng Lectors and Commentators Guild. May isa lang po akong tanong. Paano po ako magiging epektibong proclaimer o tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Na bagay. Kung minsan ang mga proclaimers, yung mga lectors at commentators, masyado nakatutok doon sa mga diction. Mm-hmm. Yung mga yan, you know? Ito ba ay Salem o Salem? Lalo na yung mga unfamiliar words sa Old Testament. Malakay? Pangalan. Malakay o malaki? Mm-hmm. Yung mga ganun, you know? Pero... Father Paul, ito si Father Paul ho, editor na sa buhay eh, misalit eh. Diba, lagi so, kasing sinasabi, kapag kayo magbabasa, unang-una, magdasal muna. Di ba, Father? Kahit naman anong gagawin natin eh, magdasal muna, humingi ng paggabay. Pagkatapos ang tutok, huwag sa sarili. Ayun. Kung hindi, isipin mo na ito ay trabaho pinapagawa ng Diyos, meron siyang tulong. Ayun. Huwag masyado makonsyus sa sarili. Huwag kang makonsyus, huwag kabahan. Pero, kailangan may gagawin ka rin. Uh-oh. Kailangan basahin mo rin beforehand. Hindi yung pagharap mo doon, saka ka lang magbabasa. Uh-oh. Saka sana pag-proclaimer kayo, huwag niyong iisipin na you are just reading for yourself. Kasi nga, proclaimer, para yan sa lahat. Uh-oh. Para bang yung kahuli-hulihang tao doon sa simbahan, sana naririnig na yung sinasabi mo doon. At naiintindihan. Oo, naiintindihan. At nararamdaman yung presensya. Oo, tama. Oo. Okay. Salamat sa inyong tanong. Sana nasagot namin. Okay. Oo. So, salamat, Father Domi, Father Paul. Okay, maraming salamat, Father Domi, Father Paul. Maraming salamat rin, sir. Okay. Salamat, Kuya Mon. Kuya Mon. Salamat. Okay, ngayon ho ay pakinggan na ho natin ang parish priest ng Our Lady of Sorrows dito sa Pasay City sa kanyang mensahe sa ating mga kapanalig at kasambuhay.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig at kasambuhay. Unang-una, nagpapasalamat ang Our Lady of Sorrow sa inyong pagpili sa amin sa inyong pilot episode ng Sambuhay Parish Bible Encounter. At ang katangit-tanging message ko, sama-sama po tayong pag-aralan, unawain at isabuhay ang salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakaganda ng mensahe ni Father Sean Marquez, ang parish priest ng Our Lady of Sorrows. Congratulations muli sa Ministry of Altar Serders, ang ating unang winner sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter. Yes, so congratulations sa inyo. Muli, history to, Father, ha? Pilot episode. So marami po salamat sa lahat ng mga nakinig at nanood dito sa Radio Veritas. Okay, maraming salamat ho ulit, mga kapanalig, mga kasambuhay. Subaybayan nyo ulit kami, supportahan natin ang Sambuhay Parish Bible Encounter next week po yan sa Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati. Yes, okay, so, Father Emil. Pakita-kita po tayo ulit doon. Sana makinig po kayo at manood. Okay, so, Father Emil, it's time to say goodbye at the moment. So, okay. Marami pong salamat muli. At muli, ako po si Father Ramil Tapang of the Society of St. Paul. At ako naman si Father Angelo Paolo Esprer, also from the Society of St. Paul. Doing all for the gospel, sumayin nyo ang katotohanan. Salamat. Ito ng Sambuhay Interactive. At ngayon naman po, Father Paul, mayroon tayong surprise para sa ating mga kapanalig na nakikinig. Iimbitahan namin ng mga kapanalig na pumunta sa St. Paul's Bookstore, sa mga malls. At dahil marami po kaming products, gusto namin i-share sa inyo. Bilang pa-premyo, mayroon po kaming sorpresa kung sino po ang dalawang unang makakasagot sa ating tanong. Mabibigyan po namin kayo ng premyo. Text po natin 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Ito po ang tanong, Saulo ang unang pangalan ni San Pablo. Saulo o Saul, ano ang kahulugan ng pangalang Pablo o Paul o Paulus? Ulitin ko po, Saulo or Saul ang unang pangalan ni San Pablo. Ano ang kahulugan ng pangalang Pablo or Paul or Paulus? Ano pong kahulugan? Yun ang pangalan ko, Paul. Baka mga pari yung maunang mag-text yan. Dalawang unang makaka-text ng tamang sagot ay makakatanggap po ng malaking sorpresa mula sa St. Paul's Bookstore. Ayun, so ite-text back ho kayo. Kung kayo po ay mananalo, hintayin nyo po ang text box sa inyo na kayo ang talagang officially nanalo sa round na ito, bonus round, at saka nyo ho i-claim ang inyong mga prizes. Yes, no? So, Father Paul, tayo ay... Napakapalad natin sa historical pilot episode na ito. At sana susunod naman magkapalit tayo, no? Doon tayo sa remote sila dito. Oh, mas exciting doon eh. Parang laban ng boxing yata. Nagluluksuan yung mga kabataan doon. Nakakatawa sila. Pero kailangan may tumao sa studio. Kaya nga. Tayo na yata yung historical eh. Kaya tandito na tayo. Tandaan po natin itong kapistahan ng conversion ni St. Paul. Kapistahan po nating lahat. Diba, Father Doms? Kasi lahat tayo ay tinatawag na mag-convert. Yung nga. Convert every day. Pagbabalik loob. Pagbabalik loob. At yung pagbabalik loob pong yan ni Pablo,